Hi guys, mapagpalang araw sa ating lahat. It's Weng again. So share ko na naman ito guys, yung ating tandayag or dumi ng ahas. So ito po guys ay naghahanap ako rito ng motya ng dumi ng ahas. So kinakapak-kapak ko guys kung mayroon ba siyang mga bato. No, kasi nga yung ano kasi minsan mayroon kasing na ano na guys, naging bato, naging matigas na guys. So yung dumi ng ahas, so magiging motya na yun guys. Siyempre mga motya, marami ng mga berto, mga ganun guys, no. So ito po ay tandayag sa amin ang tawag, or dumi ng ahas, no. Paano ba natin malalaman kung dumi ba ng ahas? Iba po ang amin niya guys, iba po yung texture niya guys, medyo malambot na matigas-tigas at saka medyo powdery ganun, no. So yung po, tapos yung amoy niya, kakaiba talaga yung amoy niya guys. Parang ano mo, parang hitsura lang po siya ng limestone guys, no. Pagkamalan mo talaga siya ng limestone, pero iba yung amoy ng limestone at yung texture ng limestone. Ito kasi iba yung amoy niya guys, sabihin natin parang medyo may pagkapanghi yung amoy nitong tandayag na ito guys. So ito guys, ginagamot ito lalo lalo sa mga kabataan, no, na may kabag, merong kabag, mabisa itong panggamot guys, lalo na nagtatae, no, mabisa ito guys, no. Sa mga nakakaalam, lalo nalulutulan ninyo guys, tanungin nyo sila kung alam ba nila itong dumi ng ahas, or tandayag ang tawag nito sa amin guys, no. Ito po ay ginagamit hindi lang mga bata guys, pati din mga matatanda. So ito ginagamit pang ano guys, traditional medicine nung araw. Ito din ay ginagamit din siya sa mga ano guys, anti-venom itong dumi ng ahas. Paano ba gamitin ito guys? Isasahog lang ito sa mainit-init na tubig, kuha ka lang ng mga karampot lang, tapos ilalagay mo yung dumi doon sa baso, no, na mainit na tubig, na mayroong mainit na tubig. So yun, tutunawin lang siya guys. Tapos ano na, ipanginom, no, sa mga may sakit na tiyan, sa mga may kabag, lalo na sa mga kabataan, talaga maganda ito guys, no. Pero syempre hindi ko maimumumukahin na gawin nyo ito, dahil para lang din ito sa mga taong naniniwala, nakakagamit na ng ganito guys, no, yung bang alam na alam ang ano nito guys, nung paggagamitan ito. So yung mga hindi, wala pang experience, wag nyo lang gawin kasi baka magkamali ako pa, masisi nyo kasi ito, kasi lalo ng mga matatanda, sila lang po ay may kataasan ang kaalaman nito guys, nung ganitong Bertod, no, yung dumi ng ahas or tandayag ang tawag nito sa amin guys.